SW ka ba at gusto mo ng extra income? Ito ang video para sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano magkaroon ng extra income kahit na OFW ka. Kapatid, nais ko lamang i-share sa iyo kung paano po ako nagkakaroon ng extra income kahit na po OFW ako dito sa Singapore. Sa totoo lang, natuto po ako mag-online business. Online business, yes, tama po. Online business. Yan po ang patok ngayon. Kahit na pandemic, talagang yan po yung number one ngayon na pagkakakitaan ng mga tao. Alam niyo po ba na ang online selling is malaking tulong sa atin, mga kapatid o mga kaibigan. Kahit na nasa malayo ka, kahit na nandito ka sa abroad, magkakaroon ka talaga ng extra income kung gugustuhin mo. At ito po yung mga paraan na may babahagi ko sa iyo at sana po ma-inspire po kayo sa mga tips or mga karanasan ko na bilang isang online seller. At unang-una po talaga, wala po akong kaalam-alam sa online selling. At natuto lang po ako noong nandito na po ako sa abroad. At alam niyo na, di ba po, lahat naman na tayo ngayon ay karamihan meron ng Facebook. Mga babad na sa social media. Di po ba? Di ba, bakit hindi natin ito gamitin para kumita? Magkaroon ng extra income. Paano? Unang-una po, dapat may Facebook account tayo. Di ba? Facebook account. Social media. Doon po natin ipopost ang mga paninda natin. Opo, sa Facebook po. Kung marunong po tayong mag-copy-paste or marunong tayong maghanap ng mga ititinda natin or mas maganda po ko yung talagang ginawa natin na produkto. Yun po yung ipopost natin sa Facebook. Kung marunong ka rin pong mag-copy-paste at dapat po maghanap ka ng supplier na mura para po pwede mo siyang i-resell. Magiging reseller ka. Pero para sa akin po talaga, kung tutuusin, gustong gusto ko na po talagang umuwi para magkaroon po ng full-time sa online business. Para sa akin po bilang OFW, malaking tulong po sa akin ang extra income ko na ito. Simula po nung nag-umpisa po ako ng online business, hindi man po ito tuloy-tuloy pero talagang may naitutulong po sa akin. Kung siguro mag-full-time ako dito, talagang makakatulong ito sa financial namin sa pag-uwi ko balang araw sa Pilipinas. So, I hope next year po talaga makaka-uwi na ako para gustong-gusto ko na talagang umuwi para mag-full-time dito. Para kahit na ano yung gusto mong gawin, hawak mo yung oras mo. Talaga, kung online seller ka at alam mo na kung ano yung techniques sa pagbibusiness dito sa online business, talagang napakaganda po ito talaga. At ngayong pandemya talaga, ito po yung patok ngayon na negosyo or mga pinagkakakitaan ng mga tao. Ang may sishare ko lamang po talaga is online business is the best for me. Nakatulong po sa akin kahit papaano. Kasi nga, OFW tayo. Kada buwan natin hinihintay ang ating mga sahod. Di po ba? Di ang tagal. Kailangan natin ng extra income para naman po may pang-support na tayo sa pamilya kung ano man po yung mga daily needs nila. Kahit konti lang po talaga yung kita. At least, kung patuloy tayong naghahanap ng pagkakakitaan, talagang makakaangat tayo kahit papaano or makaka-survive tayo sa pang-araw-araw para sa ating pamilya. So, dapat po talaga, kung OFW ka rin po, dapat magkakaroon ka rin po ng tao na pagkakatiwalaan mo. Kunwari, mga kapatid mo, nanay mo, tatay mo, or asawa mo kung meron ka ng asawa. Talagang magkakaroon ka rin po ng katuwang or partner kung OFW ka na gusto mo talagang extra income. Pero ang online business talaga, pag mag full-time ka siguro, malamang gaganda yung takbo ng business mo kung full-time ka talaga. Pero pag OFW, may limit talaga eh. Kasi mas maganda, iba yung
ikaw yung mag-manage ng business na gustong-gusto mong gawin. So, ayun na guys. Yun lang po ang may papayo ko bilang OFW kung gusto mo ng extra income. Dapat po maging wise din po tayo sa pagpili kung ano man po yung mga gusto natin na business or kung ano yung gusto nating pasukin na business. Dapat po lagi natin pag-isipan kung ano po yung papasukin nating negosyo. At dapat po maging maingat din po tayo sa ating mga pagkagastusan kung kailangan ba natin ito or hindi. Kailangan alam po natin yung wants at saka need. Bilang isang nagninegosyo, dapat po talaga huwag mong sabayan ng luho. Yun po yung number one na rules bilang isang negosyante. Dapat huwag po tayong gagastos ng mas malaki sa ating kinikita. Talagang yan po yung magpapabagsak sa'yo. Bilang isang nag-online business, yun po yung talagang lagi kong iniisip or inaalala para sa aking sarili, na lagi kong nire-remind ang aking sarili. Dapat yung kinikita natin, huwag po natin higitan sa ating mga gastusin. Dapat po yung sa business is for business. Sa mga kailangan natin, dapat po naka-separate po yan. Huwag po natin ihalo yung kita at sa mga kailangan natin na bilhin. Dapat po kung yung sa financial natin, dapat financial needs sa pang-araw-araw, kumbaga, dapat po wag natin kuhanin doon sa business natin, kundi malulugi po tayo mga kapatid. So, ang online business is talagang yung negosyo yan na wala kang puhunan. Madali lang basta may Facebook account ka, may Facebook or may social media. Wala kang puhunan, wala kang ilalabas na malaki. Magpo-post ka lang. Andyan na. Dapat po wag din po tayong tamarin na mag-post. At yun po yung sikreto ng isang online seller. Ako po talaga reseller lang po talaga ako. Sa akin, napili ko talaga yung online business. Dahil kahit na malayo ako, natutulungan ko yung pamilya ko. Kahit na malayo ako, may connect ako, konektado pa rin ako sa pamilya ko na lagi ko silang natutulungan ko rin silang ma-motivate kung paano kumita ng pera. Kung wala rin po yung partner ko doon sa Pilipinas na siyang nagmamanage doon, wala rin po. Hindi ko rin po magagawa ito. So, ayun na guys, sana po na-inspire po kayo or sana man lang nagkaroon po kayo ng idea kung paano natin, kung paano tayo magkakaroon ng extra income kahit na OFW tayo. Sana mag-ingat tayo palagi, keep safe, at gaya ngayon, talagang dumadami na naman ang cases, lalong-lalo na dito sa Singapore. So, keep safe lang po mga kabayan at lagi po tayong mag-ingat at sana good health tayo palagi. So, ayun nga guys, hanggang dito na lang po ang aking message-share or hanggang dito na lang ang aking video. Sana po na tulungan ko kayo kung paano magkaroon ng extra income. At huwag nyo rin pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe dyan sa baba na. And then, click na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga videos natin na susunod. Salamat!